Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong kaagapay sa Elementary Mathematics dito sa Imorin. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan tungkol sa area. Okay? At pag-uusapan na rin po natin paano makuha yung area ng square at rectangle. No, medyo related sila sa isa't isa. How do we get the area of a square and a triangle? Okay po, so para preparation po natin ito sa lesson ng mga batang area of composite figure, no? So dito muna tayo sa basic shapes. Simulan na po natin. Balikan lang po natin yung meaning ng area. Sabi, area refers to the number of square units which cover a plane figure. So, ang area daw po ay tumutukoy sa bilang, no? Bilang ng square unit, kung ilang kwadrado which cover a plane figure ang nakakasakop sa plane figure. So, lagi pong square unit ang ating unit na ginagamit pag napag-uusapan ng area. Siguro magtatanong, sir, kahit ang tinatanong na area ay pabilog, square unit pa rin? Yes, no? Square unit pa din. May mga paraan paano makompute yun. Siguro na ituro na yan sa inyo sa lower grade. O kung hindi pa man, meron bong mga paraan para makuha yun. So, pag pinag-uusapan ng area, palaging square unit. Mga square meter, square centimeter yung pinag-aralan natin nung nakaraan, no? Okay. So ano ba yung mga plane figure? So example niyan yung mga basic shape natin, yung mga two-dimensional shapes, 2D na tinatawag, two dimension. Squares, rectangle, triangle, circle, trapezoid, rhombus and many more. Marami pang iba. So hindi lang 'yan, no? Mga example lang natin 'yan. So pag-uusapan natin ngayon, paano makuha yung area ng square at rectangle. Kasi itong dalawa medyo related to sa isa't isa. Okay po. So, simulan na po natin. So, finding the area of a square. So, assume na lang po natin itong drawing ko ay square, no? Sinabi natin square, all sides are equal. Tapos ang measure daw ng side natin ay 3dm or 3 decimeters, no? So kung yung isang side ay 3 decimeter, ibig sabihin lahat 'yan, ito 3 decimeter, 3 decimeter, 3 decimeter, na? Kasi all sides are equal in a square. So, ano yung area nung ating square kung ang isang side niya ay 3 decimeter? Okay? So dedirekta na po tayo sa ating formula. So gagamit po tayo ng formula, yung guide natin, yung susundan natin para makompute natin yung area of a square. So ang formula ng area of a square is A o area is equal to side times side. So kung ano man yung side, imo-multiply mo lang siya sa sarili niya. Huh? Okay? So sa iba, no, area is equal to S times S. Ibig sabihin S times S, side times side. Ibang book naman nakalagay, area is equal to ano, S, tapos may exponent na 2. O ganun din ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, yung side, imumultiply sa sarili niya ng dalawang beses. No? Side times side. So pare-parehas po yan itong mga formula na to. Pinakita ko lang yung iba't ibang anyo. Para hindi po kayo nalilito na kung sa ibang book, ganito makita nyo. Sa iba ganito. So they are all the same. No? Pare-parehas lang po yan. O mag-compute na po tayo. Kung ang side niya ay 3 decimeter at ang sabi, ang formula, side times side, ibig sabihin, so area is equal to 3 decimeters times 3 decimeters. So ganun lang yun. Saan natin nakuha yung 3 decimeter? Sa sukat ng isang side, eh yung isang decimeter pa. Eh kasi kapag square, all sides are equal. So, yung isang side pa niyan, 3 decimeter din. Okay? So, saan natin nakuha yung 3 decimeter times 3 decimeter? Sa formula na side times side. Kung ano man yung kanyang side, imumultiply mo lang siya sa sarili niya. Okay? So, sinusundan po natin yung formula ng area of a square.
So kung magmultiply na po tayo, area is equal to, so multiply muna natin yung number. Okay? 3 times 3 is equal to, yan, 9. Tapos decimeter times decimeter is equal to square decimeter. Dalawang decimeter yung minultiply, kaya nagkaroon ng exponent na 2. Square decimeter. Sabihin, dalawang decimeter yung minultiply. Kaya ang answer na natin ng area is 9 square decimeter. Siyam na kwadradong decimeter. No? Okay. So, totoo kaya yun? Tama kaya yung na-compute natin? Na ang area nitong square na to ay 9. Totoo ba na siyam na kwadrado ang magkakasya? Ibig sabihin ng 9 square decimeter, siyam na square na 1 decimeter ang sukat ang magkakasya dito sa ating square. Totoo kaya yun? O, pakita po natin ha. So kung ito ay 3, ibig sabihin, nahati sa equal, 3 equal parts yan. So tingin natin sa 3 equal parts. Okay? So ito yon, no? 3. 1, 2, 3. So dahil 3 yan, 3 decimeters daw eh. E 3 din ito. E ibig sabihin, mahahati rin to sa 3. Ayan. Pasensya na kung ano, hindi man diretso yung aking pagguhit. So, ibig sabihin, so 1, 2, 3. Nahati rin sa 3. So 3 by 3 yung ating square. Totoo ba na ang area daw niya ay 9 square decimeter? Siyam daw na kwadrado ang nagkasya? O tingnan natin, bilangin natin kung ilang square yung nagkasya. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ah, totoo nga. Siyam na kwadrado yung nagkasya doon sa ating square kanina. Kaya yung sagot natin na 9 square decimeter, tama yung sagot natin. At katumbas din noon, ibig sabihin ang formula natin na side times side na area ng square ay tama din. Okay po? O ganyan lang po kasimple ang finding the area of a square. Basta makuha mo lang yung measure ng isang side lang, tapos imumultiply mo yun sa sarili niya, makukuha mo na yung area ng square. Diba napakadali, no, ng area of a square. So sana po may natutunan kayo dyan. O punta naman po tayo sa finding the area of a rectangle. No? Finding the area of a rectangle. Paano man kung rectangle? Paano yan ang rectangle, no? So hindi siya kagaya ng square. All sides are equal. Yung rectangle, merong 2 short sides and 2 long sides. Opposite sides are equal. Okay? So halimbawa daw, ito yung ating rectangle. Ito yung kanyang width. Ang measure daw ay 2 decimeters. Okay? At ang kanya namang length, yung L, tumutukoy sa length. Ang length daw niya ay 4 decimeters. Okay. So, gaano kalawak na area, no, yung nasasakop ng rectangle na ito? Kung ang kanyang width, yung W, width yun na width or lapad, no, ay 2 decimeters at ang length niya ay 4 decimeters. So, paano natin i-compute ang area of a rectangle? Napakasimple, gagamit din tayo ng formula. Diretso na tayo. At ang formula niyang gagamitin natin ay area, yung A. Area is equal to length times width. Oh, okay. Or sa ibang symbol, area is equal to L times W. Ibig sabihin ng L, length. Width, no? Length and width. Okay? So, siguro huwag kayo ma-confuse sa mga nakikinig natin na kung minsan itong width ang gagamitin dyan ay height. No? Pwede rin yun, length and height. O kaya naman, height and width. So, depende yan. So, for now, ang magre-represent muna natin sa dalawang dimension natin ay length and width. Okay?
So sa ibang books, ganyan ang ano niya, ang pagkakasulat ng formula. A is equal to LW. Yung LW, ibig sabihin yan, length times width. Kapag yung dalawang letter sa mathematics pinagtabi, no, at walang operation, it denotes multiplication, no? Ito ay nagpapahiwatig na pinamumultiply tayo. Oh, tandaan po natin, ha, yung letters na magkatabi, pinapamultiply yan kapag walang operation na nakalagay. Okay? So, pwede na naman lagyan. Okay? Pwede na naman yung word. So, kung ipapababasa sa atin to, paano ito basahin? Area is equal to length times width. So, ibig sabihin, kung susundin natin tong formula, kukuhanin mo lang yung value ng length, tapos imo-multiply mo sa value ng width. Puntahan natin yung ating drawing. Ano yung length niya? 4 decimeters. Ano yung width niya? 2 decimeters. E di imo-multiply lang pala natin yung 4 decimeter at saka 2 decimeter. Okay, sulat lang natin, ha. So area is equal to length times width. Ano yung length? 4 decimeters times 2 decimeters. Okay? So, saan natin nakuha yung 4 decimeters? Doon sa measure ng length ng ating rectangle. Okay? Saan naman natin nakuha yung 2 decimeters? Doon naman sa measure ng width or lapad width. Okay? So, nakuha natin yung 2 decimeters doon sa kanyang width. So, ang gagawin natin, imumultiply lang natin. Sino naman ang nagsabi na imumultiply natin yung length sa width? Sinunod natin yung formula. So, okay? So, galing yun sa formula natin. Ano formula? Length times width. Kaya, 4 decimeters times 2 decimeters. O, sagutan na po natin, ha? Napakadali lang nito. Multiply muna natin yung numerical value niya. 4 and 2. 4 times 2 is equal to 8. Huh? Then multiply natin yung kanyang unit, no? Decimeter times decimeter is square decimeter. Ibig sabihin na square decimeter, dalawang decimeter yung minultiply natin, no? Okay? Kaya nagkaroon ka na ng exponent na 2. Pag binasa mo na yan, 8 square decimeter, 8 kwadrado na 1 decimeter ang laki. Yun daw ang area ng ating rectangle. Ibig sabihin, iba pag sinabing area, tumutukoy sa bilang kung ng square unit, kung ilang kwadrado ang nagkasya. So, ibig sabihin niya, 8 kwadrado ang nagkasya dito sa ating rectangle. Okay, patunayan na natin, ha? Para na rin tayo nag-derive nito, no? Nag-derive na tayo. So, ito daw ating width ay 2 decimeter. Ibig sabihin, nasa dalawang hati yan. 2 decimeter. Okay? 1 decimeter to, 1 decimeter din yan. At tapos yung ating length naman ay 4 decimeters. Ibig sabihin, nahati yan sa 4. No? 4 na decimeter. 1, 2, 3, 4. Okay. So, hatiin ko lang yung sa decimeter niya. Okay? O ngayon, nakabuo na tayo ng mga kwadrado. Totoo ba sa sagot natin? 8 daw na kwadrado, 8 square decimeter, 8 kwadrado na 1 decimeter ang sukat, ang nagkasya sa area. Bilangin natin yung squares o yung mga kwadradong nabuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8 yung kwadrado. Ang sagot natin, 8 square decimeter. So, ibig sabihin, tama yung ating computation. Tama yung ating sagot na 8 square decimeter. 8 decimetro kwadrado ang magkakasya sa ating area ng rectangle. At napatunayan naman natin yan. Ano nung binilang na natin? Ayan, merong 8 kwadrado na 1 decimeter ang sukat. So, katumbas niyan, kung ibig sabihin, tama yung bilang ng ating kwadrado, tama yung ating sagot nung nag-multiply tayo, at the same time, tama din yung formula na ginagamit natin. So, applicable na yan sa lahat ng rectangle. Anong gagawin mo? Imumultiply mo lang yung length at width.
Kapag pinapahanap ka o pinapakompute ka ng area of rectangle, kailangan mo lang muna makuha yung sukat ng length, no? Yung sukat ng length at yung sukat ng width. Imumultiply mo lang silang dalawa, makukuha mo na yung area ng rectangle. Okay? So sana po may natutunan kayo. Kung mapapansin nyo, no? Parang magkapareho lang din yung area ng square tsaka rectangle. Kasi nga, related sila sa isa't isa, no? Yung, balikan ko lang ha, yung area of a square, ang formula, side times side, no? Yan ang formula niyan. Kukuhanin mo lang yung area, yung measure, yung sukat ng isang side niya, and then imumultiply mo lang siya sa kanyang sarili, makukuha mo na yung area nung square. Side times side. Sa rectangle naman, length times width. No? Parang dalawa lang din yung minultiply mo. Iniba lang yung tawag. Kasi nga, hindi na equal yung sukat ng rectangle. Kaya yung mahaba-haba, length. And then width. Okay? So para din siyang side times side. Iniba lang yung tawag. Okay? So sana po may natutunan kayo sa pagkuha ng area ng square at ganun din sa pagkuha ng area ng rectangle. Makikiusap lang po, paki-memorize yung ating formula, no, that the formula of area of a square is equal to side times side or side multiplied by itself. And then the formula for getting the area of a rectangle is length times width. Length times width. Paki-memorize kasi hanggang high school nyo naman yung gagamit. Actually, lifetime nyo nang gagamitin yung formula na yan. Okay po? So sana may natutunan kayo ngayon sa ating lesson. Salamat sa inyong oras. Salamat sa pakikinig. At higit sa lahat, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na mga karunungan.